Lord, thank you sa lahat na naghanda. Magpalain mo po sila, O Lord. And thank you and be blessed, O Lord. Nakarating mo kami ng isang sa lahat. Amen! Amen! Nakaka-touch talaga yung mga binigyan yung handa sa akin. I really, really appreciate. Hindi, sa 30, sa 30 yung ano. July. Kaya na. Ayun, sama talaga ng ugali na, no? Ito, mga kabalin pa pala ito, mga taga Tarlac City, oh. Ayan, oh. Shoutout ka, taga Tarlac. Tarlac. Mga, ang gugwapo at magaganda talaga yung mga taga Tarlac. Pa taga saan ka ba, ma'am? Taga Las Piñas. Ah, Tarlac kami. Magaganda at gwapo din ng Tarlac. Ang kapal, eh, no? Oh, kain-kain na kayo, guys. Enjoy the food. Enjoy the food. Ang kapal talaga ng mukha. Ah, ikaw, bro. Ali, sir. Eh, G2G din to. Yan, yes. Kalalakihan naman. Yan. Gusto kayo. Kain lang kayo, ha? Huwag kayo mahiya, sige lang. Huwag kayo mahiya kayo. Okay, kain lang kayo, enjoy the food. Hindi ako kumakain ng baboy, pero luto ni Amy to. Ngayon talaga, paganda mo, hindi ka kumakain eh. Konti-konti lang yung ngayon, maganda. Birthday mo rin, boss. Happy birthday. Kaya yung bagis mo, kuya? Yung birthday mo? Ngayon talaga ang birthday mo? Ngayong araw? Sa 30. In advance ko lang yung birthday ko, guys. Yan, kain kayo, ha? Happy birthday! Kayo maya, may alak dyan. Oh. Kompleto yan, may tubig, may ano. Salamat po, Sir Ernie! Sana mabuhay ka lang kailan gusto. Ganyan to dito, guys, pag Sabado, yan. Kabiyernes. Buhay na buhay yung ano. Mag quarter to 9 na ngayon. Maraming mga Pilipino yung mga beach dito. Wala mo ng diet, ah. Talo-talo muna. Oo. Oh, bro, wala mo ng diet, no? Hi! Wala mo na. Sharon, ha? Oo, mamaya yung Sharon. Si madam mo, talagang tinutodo na yung ano, puro mantika yan, ha. Sir, after 1 month, iba ko na. Mukhang walang ganyan sa trabaho mo, ha. Bawal. Pansit. Pares lang, no? Pampahaba ng sablanot to. Mukhang haba ang buhay ko dito, ha. Dami pansit, eh. Sinagluto ng pansit. Ang sarap, ha. O ba, gutom lang ako. Ang sisig. Ikaw din? Kami rin. Si Walter ang nagtimpla, pero ako nagkirito. Kasi wala lang time eh. Sarap. Oh, guys, ito yung technique. Kung wala kayong handa sa birthday ninyo, mag-set up. Hindi, mag-set up kayo ng meeting. Tapos magdala ka lang ng tubig. Diba? Diba na yung ano mo. Yung handa mo, meron ka pang wine. Oh, ayan oh, wine. Kompleto. Basta damihan mo lang yung kaibigan mo na marunong magluto. Ayan. Pipiliin mo yung kaibigan mo na marunong magluto. Wala? Teka na. Masarap pa, Sir Ernie. Masarap lahat. Masarap lahat eh. Pag hindi marunong magluto, eggs na. Hindi, ano na lang yun. Huwag mo nang pansinin. Hindi, joke lang. Joke lang. Joke lang. Eh, paano pag magaling magluto, di nakapokus ka lang sa kanya? Oo, siyempre. Siyempre na, ha? Panis! Sasabihin mo laging masarap, kahit di masarap. Oo. Oh. Para magluto ulit, magdala ulit. Hindi, pero masarap talaga. Masarap talaga. Masarap, oh. Check mo na si Ren, birthday boy. Ano yung wang? Mukhang ano, lalasingin ako nito, pinapashot na ako. Yun! Sama ko to sa vlog. Kasi ito, nasa Qatar pa lang. Sinaset na ako nito, nasa Qatar pa lang. Ay, hindi ako makapaniwala, nandito na siya sa, ano? Israel, no? Anong trabaho mo doon? Private nurse. Oh, nurse siya doon, guys, oh. Ano lang, pag para sa'yo na yun, para sa'yo talaga yun, eh. Tama, gaya sinabi ko. Dasal pa rin. Dasal. Hindi ko din i-expect, eh. Galing. Kasi bitin yung vacation ko, alis ulit, sabi ko. Ang ano, bilis ng pagalis mo, no? Sobra. Ano na? Ay, andito ba?
Andito pala yung mga kaplat ko. Ano na? Diyan ka na? Asan kayo? Kain muna kayo, mga birthday ko to. Oo, oh, handa ko. Hey, kain muna. Handa kayo magtampo. Asan kayo? Sinundo ka na. Oh, nagsiselos na sila sa plat ha. Ay, nandiyan sila. Oo, oh, andun lang sila. Oh, yun, oh. Sabi sa'yo, dyan ka na, sabi yung gano'n. Kaya guys, kapag nawala na akong bigla dito, hindi pwede yun, tapusin mo. Sir, ano ba yun? Hindi pa tayo tapusin. Wala pa nga yung ano natin, topic. Diba? Tutulahin ka pa natin. Oh, may topic pa kami, may topic. May vlog, may vlog kami mamaya. July! Hey, mga July. July! Ito, birthday niya. Ayan, si, ano pangalan mo? Catherine. Oh, si Catherine. Oh, lahat ng mga July. July, July, punta dito. Oh, ayan, kami mga may birthday ng July. Ayan. Kahit wala kang pa-cake, meron na tayong little cake. Oh, okay. Kanta na, guys, kanta na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Wish muna daw. Sana okay, go na. Daw, oh. Ako, 43 years old, yeah. Wish ko lang, hindi na para sa akin, para sa mga G2G na nandito. Sana maging successful yung mga buhay nila, matupad nila yung mga dreams nila, sa tao nila. Ako, wala ha? Ano lang yan? Hindi, yan ang effect kagabi. Grabe, tinutustan nyo na ako dito. Ginigisan nyo na ako. Oh, ikaw bro, wish. Wish ko, God bless us sa lahat na nandito sa iyo. Ikaw bro. Sa lahat ng mga pangarap natin sa buhay natin, yung mga gusto natin na akin. Pagbalik natin sa Pinas, successful tayo lahat. Yo. Yeah. Oh, Kati, lapit. Di ka maririnig dyan. Ganun din po, matupad natin lahat ng plano natin, yung mga piniling natin bakit tayo nandito sa Israel. Mukhang copy-paste lang sa akin yun ah. Happy birthday sa asawa ko on July 27, nasa kay Mama Nina, 31. Copy-paste din. Copy-paste din. Wish namin para sa pamilya namin, sa sarili namin, sana lahat matupad. At saka yung sound ko, sana makuha ko. Okay. Happy birthday! Oh, di ba sumaya yung birthday mo? Di ba? Birthday natin pala. Tirahin na yan! Oh, tirahin na, tirahin! Sometimes in my tears I drown, but I'll never let me down. Okay guys, so yung topic natin ngayon is patungkol sa expectation versus reality. Nung nasa Pilipinas pa sila, ano yung mga expectation nila? Pakumpara naman sa reality o realidad ng nung pag-deploy nila dito sa Israel. Yan, alamin natin. So start na tayo. Doon sa Pilipinas pa kasi mostly excited sila makarating ng Pilipinas kasi bakit? Kasi ang laki ng sahod, di ba? Ma'am Amy, excited na kami. Sana kami na yung ma-pick up sa PUA na employer. Pag nandito na sila sa Israel, nagugulat na lang sila doon sa mga hindi nila inaasahang dadatnan nila. Mostly, maraming nagre-resign, nagugulat kung ano ba yung culture na meron dito sa Israel. Pero ikaw? Siyempre, unang-una kasi nagkaroon ako ng idea dahil kay Sir Orly and kay Ma'am Ems na malaki talaga ang sinasahod nila.
Pero pagdating ko dito, hindi ko inaasahan yung trabaho na dadatnan ko. Kasi sa Pilipinas, as a caregiver, ang trabaho ko lang is yung pasyente ko. Pero pagdating ko dito, hindi pala. Mostly, ang trabaho ko dito is all around. Mas lamang ang household chores kaysa sa pagiging caregiver. May time na 3 days wala akong tulog. Pero iniisip ko na lang kasi sa Pilipinas, 600, 700, tinitiis ko eh. Tinitiis ko. Pero pagdating dito, pag araw na sweldo, 80,000, 90,000, not bad para magpuyat. Pero hindi lahat sinuswerte, hindi lahat pinapalad na katulad ko kasi napuntahan kong pamilya is mababait talaga. Maraming umiiyak sa akin na, "Ma'am, gusto ko na mag-resign. Ma'am, gusto ko na umuwi ng Pilipinas." Actually, meron akong nakasama, nakilala. In just 2 weeks, nag-resign. After 2 weeks, umuwi ng Pilipinas. Bakit? Ano naman dahilan? For the reason why, hindi niya kaya yung perfectionist ng employer niya. Na-trauma siya. Around 12 in the evening, umuwi siya. Pinalaya siya ng employer niya. Pero kanya-kanya kasing storya dito ng mga caregiver eh. Depende rin sa sitwasyon. Yes, depende. Depende sa amo, depende sa pasyente, depende sa lahat ng sirkumstansya. Hindi lahat swerte, hindi lahat mapalad. Mas malamang ang mapalad, mas malamang din ang hindi swerte. Pero syempre lalaban ka lang kasi bakit? Andito ka na eh. Andito na yung pagkakataon na mabago mo yung buhay mo. Mababago yung buhay mo talaga ng Israel kung magtsatsaga ka talaga, kung marunong ka magtiis. Diba? Ano lang yan, nasa diskarte mo na lang yan kung paano mo lalabanan yung lungkot, yung hirap, pagtitiis. Sabi nga, may kasabihan nga, hindi lahat ng ginhawa madaling makuha. Lahat dadaan ka sa butas ng karayom. Yan. Kaya sana, yung mga nagbabalak na mag-apply, nurse ka man, PT ka man, ordinaryong caregiver ka man, bagong experience ka lang na caregiver, 100% isipin mo agad yung sitwasyon mo dito. Hindi lahat ang pupuntahan mo okay. Laging isipin mo palagi yung worst. Advice ko lang doon sa mga baguhan. Hindi lang tayo, mga caregiver ang nag-a-adjust. Even yung mga employer natin, nag-a-adjust din sila. Kasi bago kayo eh, bago lang kayo sa buhay nila. So, bigyan nyo ng time frame ang mga employer ninyo. Yan. Tapos, sooner or later, mag-enjoy din kayo sa trabaho nyo. Meron ako kakilala dito, araw-araw. Araw-araw, namumulot ng Sorry to say, pero araw-araw, namumulot siya ng echos ng kanyang amo. Shekel yun. Pero ngayon okay na siya nung employer niya. Yan. Masaya na siya sa employer niya. Sino gusto mag-share naman ng kanyang experience? Kasi before, expect na nung pagdating ko dito. Tapos pagdating ko dito, Pesak pa yung dumating kami dito, March. Na-timingan ko pa yung religious. Susubra yan, sobra, religious, pebet, ikineset pa sila, do this, do that. Talagang napaka-grabe. On the first 2 to 3 days, iyak talaga ako, talagang grabe. First time mo lang ko OFW ngayon. So, syempre, first time mo, tapos ganun pa yung amo mo. Talagang grabe. Sabi ko, isang month, resign na ako, sabi ko nun. Kasi inisip ko nun, pag-iisipin mo, susuko agad. Walang mangyayari. Kasi unang-una, talagang parang ano yan eh, kumbaga, bago ka magkaroon ng magaan na bagay sa buhay mo, mas maganda mag-umpisa ka sa mahirap. Una, susuko ako. Pero sabi ko, kaya ko to. Ngayon, nakaya mo? Nakaya ko. Grabe. Talagang maninibago ka. Especially yung mga, kagaya namin mga first time, OFW. Ang hirap talaga. Iiyak ka sa umpisa. Iiyak ka talaga.
Pero pag iniisip mo yung talagang bitiin mo sa buhay, kung ano talaga yung purpose mo dito, family mo, kung baka yun ang mangingibabaw, basta huwag ka lang susuko, isipin mo lang, basta ako yung employer mo, pinapakain ka, kahit masungit yan, do this, do that, okay lang yan, do this, do that. Palaban tayo mga Pinoy eh. Religious ang sela niyan, pero hindi sila uubra pag pag pinairal niyo yung ugaling Pinoy na talaga matiisin. Basta sablanot lang, tsagayin mo lang, kasi susubukan ka nila sa umpisa eh, parang tinitest ka nila. Pero pag nakita nila yun na mahal mo sila, para nakita nila yung ano mo, yung dedication mo sa kanila, time will come. I'm telling you, talagang babait sila sa inyo. Tsaka, yun, magiging magaan lahat. Basta ano lang. Sa una lang talaga yun. Sa una lang. Siyempre, parang sa ano yan. Sa una, mahirap. Pagkatapos ang hirap, sarap. Pray, tsaka pray lang. Pray. Pray lang. Kahit, sa pagod. Pagkatapos ng pagod, i-relax mo, matulog ka lang, higa ka lang. Bukas ulit, stress ulit. Sige lang. Basta importante. Mahal mo yung ginagawa mo. Tsaka yung course, kumikita ka para sa pamilya mo. Yun! Na ano daw, maganda magtrabaho dito kasi nga mababait yung mga tao. Pero, although mababait naman talaga sila, pero meron din naman talagang may mga attitude din naman na minsan na syempre, nag-a-adjust talaga tayo sa mga attitude na yun. Yun lang, sa attitude lang siguro, tsaka sa pagkain na rin. Talagang yun yung pinakamalaking ano. Walang kanin. Oo, pinakamalaking. Walang baboy. Oo, walang baboy. Yun yung pinakamalaking adjustment ko yung pagkain. Parang ito nga eh, 2 buwan pa lang eh, parang pumayat na ako. Siguro yung climate change din. Paano yun? Eh, mainit dito? Oo, sobrang sobrang in. Kumbaga, pag tanghali, sobrang init. Tapos pagdating ng madaling araw o ano, medyo malamig na siya. Ganon, yun. Pero adjusted ka na? Oo, adjusted for 2 months. Okay naman. Yung alaga ko, okay naman din. Sa alaga ko, wala akong problema. Pero nagkaka-problema tayo minsan sa mga kasama tulad ng anak. Ganon talaga. Minsan hindi natin maiintindihan yung gusto nilang mangyari. Yun. Sa una lang naman yan. Sa una lang naman. Pero unti-unti nakaka-adjust na rin naman ako. Ganon. Yun lang. Thank you. Ayan. Oh, ayan guys, so ayaw nilang magpa-interview yung mga G2G na mga friends ko dyan. Kami ready. Ayan, thank you for watching. At maraming salamat sa inyong support. Ayan, dito ko natatapos yung ating vlog. Ayan, thank you for watching. Bye-bye. Wala mo dito sa Israel. Litraot. Bye-bye.